Pagkain, tubig, tirahan, mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ngunit sa Pilipinas, 10 milyon ang nagugutom taon-taon. 15 milyon ang walang malinis na inumin, 25 milyon ang walang matinong tirahan, at 26 milyon ang namumuhay sa matinding kahirapan. Habang palaki ng palaki ang populasyon ng bansa, dumarami ang nasasadlak sa kahirapan. Ang lumalalang problema ng mga pobreng Pinoy, ang paksa ng imbestigador ngayong gabi. San bang kayo lumingon ngayon, mga imahe ng kawalan ng tirahan, pagkain at saplot ang inyong makikita. May mga kababayan tayong mahirap pa sa daga, at minsay daga at uod na ang inuulam. Ngayong gabi, magigising ang inyong kamalayan sa pinakamatinding kaso ng kahirapan ng mga Pinoy. Ako po si Mike Enriquez at ito ang imbestigador. 4 na taon na. Dati laging may bigas sa paminggalan at kapag walang ulam, gulay sa likod bahay ang pagpepiestahan. Pero ngayon, ang marami nating kababayan wala ng likod bahay na matatamnan. Kaya kahit ano na lamang ay kakainin, mawala lang ang kalam sa tiyan. Kapag ang sikmura ang kumalam, lahat ng paraan at panlaban gagawin ng isang tao para lang magkalaman ang tiyan. Sa halos 27 milyong Pilipinong di kumikita ng sapat, araw-araw ang ganitong laban. At sa bawat araw na lumilipas, tila lalong nagiging kahindik-hindik ang pagkain kailangang harapin sa mesa. Masarap. Noon, noodle soup ang isa sa pinakamurang pagkain para sa mga naghihirap na pamilya. Konting tubig, kapag kumulo, maaari ng paghati-hatian ng isang pamilya. Ngayon, mas mura pa sa noodle soup ang hinahanap. Nariyan ang papiso-pisong sitcheron na maalat na ulam na para sa marami. Mabili talaga siya. E ginagawa siyang ulam eh. Mabili nga ng sitcheron. Ito ang madalas na bilhin ni Aubrey. Isang pirasong balot ng sitcheron. Hindi ito basta chichirya. Ulam na ito para sa kanya. Kahati pa niya rito ang kanyang kapatid. Maalat ang sitcheron, pero dinadagdagan pa ni Aubrey ng asin ang kanin para mas may lasa raw. Yun ang kaya ng piso namin. Ulam na yun, masarap na sa amin yun. Ayon kay Dr. Mario Capansana, ang mga ganitong uri ng pagkain ay may mataas na salt content. Kung ito ay iniulam sa kanin, hindi magkakaroon yung kanyang mamimit yung nutrient requirement for a day. Kung halimbawa, napakatagal nilang kumakain dito, araw-araw, magiging kakaroon sila ng kinatawag ng iron deficiency. Bagamat mura, napakadelikado raw nito para sa mga inang nagpapasuso. Nakakapurol daw kasi ito ng isip ng sanggol. Sa Quiapo naman, natsyambahan namin ang sidewalk vendor na si Banji.
Tuwing ikasyam ng gabi, pumipila sa pwesto niya ang mga batang lansangan. Ipinamimigay kasi ni Banji ang mga tirang pagkain. Tulad ng balat ng tukneneng at sago. Walang ganong nutrisyon, pero sa mga walang pambili ng pagkain, sapat na ito. Parang nakasanayan na lang din namin eh, kasi nangihinayang naman ako kung itatapon na lang eh. Kesa basura ng makinabang, di sa tao na lang din. Sa Legarda, sa Maynila, nadiskubre namin ang isang restaurant na mga mahihirap. 5 piso lang, merong kanangalmusan o panangaliyan. May kanin at gulay, konting sabaw. 7 taon ang nagtitinda nito sina Aling Elvira at Mang Nestor. Kalimitan nilang suki ang mga namamalimos at mga pedicab driver. Marami ako sa hirap nila kasi mahirap din lang nila. Mura raw ang bili nila sa mga sangkap at masaya na sila kung umabot sa mahigit 100 piso bawat araw ang kita nila. Pati mga gwardiya sa LRT, parokyano rin ng kanilang karinderya. Doon, mahal kasi doon. Isang order mo, 30 lang. Dito, mura lang. 5 piso lang, busog ka na. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, patuloy na bumabagsak ang pagkonsumo ng pagkain ng mga Pilipino. Sa Metro Manila nga, halos 30% ng mga residente ang kulang sa timbang. Nakakabahala dahil bukod sa nakakahina ito ng katawan, nakakahina rin ito ng isip. Hindi ito magandang recipe, ika nga, sa isang bansang nagnanais kumunla. Susunod, taga sa palayan at uod sa nyo, bagong pagkain ng mga taong hirap sa buhay. Pagpag, bago, taning hinaluan ng chichirya. Kung uulamin, hindi raw magandang mga yan sa kalusugan. Pero sa tiyan na walang laman, kahit daga, kahit uod, pagtsatsaga. Sa probinsya, simple lang ang buhay. Basta may saging, kamote at balinghoy sa bakuran, may makakain. Kung walang ulam, maaring mangisda sa ilog. Pero sa panahon ng kalamidad at mahinang ekonomiya, maging ang simpleng pamumuhay na ito'y nawawala na. Sa Magallanes, Cavite, nakilala namin si Arsenio Antazo, isang magsasaka. Ipinakita niya sa amin ang isang parang kamote ng kung tawagin ay nami. Hinukay niya ito sa bundok at nakatutuwa dahil sa dami kong mamunga. Pero hindi basta-basta kinakain ang nami. Nakaantok at kung minsan nakakalason ang isang sangkap nito. Depende sa klase ng katawan mo, merong pagmahina, magsusuka ka. Meron namang hindi. Nakakatulog ka na lang. Ipinakita ni Arsenio sa amin ang paraan para di makalason ang nami. Hiniwa ito ng manipis. Maghapon itong ibinabad sa asin hanggang sa magtubig, saka inilagay sa sako at pinaagusan sa tubig ilog. Makaraan ang 2 araw, saka pa lamang ito makakain. Sa San Miguel, Bulacan, kapag konti ang ani, dagang bukid ang kanilang hinuhuli. Misan isda, misan daga. Nandadaga kami. Ganhong kadalas sa isang linggo kayo kumakain? Eh basta ganyan malalim, kung sa araw-araw basta bumabaha rito, makatatlis sa linggo yung daga. Kasama ang mga anak ng huhuli ng daga si Mario, duguan ang dagang bukid. Habang nasa daan, pinilipit ang ulo ng mga ito, tsaka binalatan. Tinanggalan na rin nila ito ng lamang loob. Tatlong pirasong daga ang uwi nila ng araw na yon.
Nang malinis at magayat, pinakuluan ang karne ng daga sa dahon ng sampalok para daw maalis ang lansa. Sa kanila ito ginawang adobo. Nang maluto, ito ang iniyahin sa pamilya. Ang anak niyang si Marlon nilamas ang kanin sa pinaglutuan ng adobong daga. Konti man daw ang kanyang nahuli, sapat na itong pananghalian para sa buong pamilya. Ang ilog ng Taraka sa Danau del Sur mas kilala sa tawag na tubig Milo. Ang kulay kasi nito parang tsokolating inumin. Ang tubig na ito ay mula sa bundok at saka tumutuloy sa Maria Cristina Falls sa Iligan. Ito rin ang lumilikha ng kuryente para sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero ang bayan ng Taraka kung saan nagmula ang tubig Milo, hindi nabibigyan ng pagunlad ng ibang bayang nakikinabang sa kuryente. Hanggang ngayon, sa ilog ng Taraka sila naglalaba. Dito rin nagmumula ang kanilang iniinom. Ang kanilang mga puso, dito sa ilog nakakonekta ang tubo. Ang mga bata, dito naglilinis ng kanilang mga paa at katawan. Kinagamit namin ito pang inom, pang saing, pang laba at pang luto. Sanay na raw ang sikmura ng mga residente rito sa tubig Milo. Pero ayon sa mga lokal na ospital, madalas ay may namamatay sa diarrhea. Maraming nakakasakit yan, lalo na pag ganito ang kuhan, pag maulan. Kasi yung pag nakainom ka dyan, talagang kahit ngayon kung gusto mong testingan, minom, diretso ka lang, magdudumi ka lang. Ipinasuri namin ang tubig sa University of the Philippines Chemical Engineering Center. Sa water analysis, nakumpirma ang may coliform at iba pang klase ng bakterya sa tubig. Ang coliform ang nagiging sanhi ng typhoid fever at pagtatae. Hindi na siya potable kasi sa standards, ang standards natin is clear dapat. Tinungo rin namin ang barangay Mandulog sa Iligan City na dating maunlad dahil sa kopra. Isang peste ang sumira sa kanilang mga niyugan. Ngayon, dahil sa kakulangan sa makakain, ang peste kanilang pinagpepiestahan. Ito ang bato, uo ng bakuka na siyang kumakain ng ubod ng niyog. Parang prutas lang na pinipitas at kinakain ni Protasio ang mga uod kahit buhay na buhay pa ang mga ito. Kasama ang kapatid na si Gilbert at ilang mga kamag-anak, nanguha sila ng batod ng umagang yun. Naglalabasan ang napakaraming batod. Isa-isa nilang kinuha ang mga ito para iluto. Kung titingnan mo, uod siya. Tapos siyempre, kapag ka-uod, bihira ang taong hindi nandidiri sa uod. Kaya lang, kung tutuusin, mas malinis pa yan sa lahat siguro na kinakain ng tao. Isa-isang tinanggalan ng bituka ang mga batod. Hinugasan ito at inilagay sa kawali. Nilagyan lang ng ilang pirasong bawang, sibuyas at asin. Mga bata, kumakain. Hindi kay mga bata ra. Pati ng matanda. Ilang minuto lang, naluto sa sariling mantika ang mga batot. Malinis ang pagkain niya. Ano niya ang lasa? Lasa ng kaning baboy. Ayon kay Professor Leonila Raros, isang eksperto sa pag-aaral ng insekto, maaaring talagang kainin ng hilaw ang batod. Malinis na meat yan at saka yung proteins niyan, good cholesterol. Pero kuidaw raw ang mga mahilig sa batod. Maaari raw na allergic dito ang isang tao at maaaring maging sanhi ng problema, pangkalusugan. Mga invertebrates, itong insects na katulad kamag-anak actually ng mga ano, ng mga hipon, mga crabs, yung mga crustaceans na ganyan. So medyo similar yung mga chemical components nila.
disenteng pagkain at malinis na inumin. Ito ang pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Para sa marami nating kababayan, para na lang ito ang pangarap na sa araw-araw ay imposible matupad. Malaw na. Malaw ka lang. Susunod, ang kalunos-dunos na tirahan na may 4,000 squatter sa Metro Manila. Bahay Kubo ang pambansang tirahan. Noon yan. Iba na po ngayon. Kasi sa panahong ito, kahit ano, basta masisilungan, pinagtsatsagaan na ang tirha. Noong taong 2000, umabot ng halos 7 milyong Pilipino ang squatter. Halos 4,000,000 sa kanila nasa Maynila. Sila ang laging pinapatalsik. Ma'am Gloria, maawa ka! Nabubura ang kanilang tahanan at tuluyang nababalot ng dilim ang kanilang buhay. Para sa espesyal na edisyon na ito ng investigador, sinaliksik namin ang uri ng tahanan ng mga mahihirap sa Metro Manila. Ang tila kahon na gawa sa pinagtakpi-takping kahoy na ito, ang tahanan ng mag-asawang Lea at Benjamin. Delikado pala ang tirahang ito dahil sa gitna ng rili sa San Andres Bukit nakapuesto. Ang rumaragasang tren gumigising sa kanilang diwa. Lalong delikado kung malalaking tren biyaheng Bicol ang dumaraan. Sobrang kaba. Nakakatakot talaga kasi isipin ko minsan mamaya mayroon bang nasagi na ano, kunting ano lang, syempre danas. Dadala talaga. Isang tulay sa C3 Caloocan ang ininspeksyon ng mga taga-munisipyo ng Nabotas. Nadiskubre nila na ang linya ng kuryente nila may ibang koneksyon pababa ng tulay. Nagulat sila dahil may mga bahay palang nakalutang sa tubig na kumabit sa kuryente. Dahil bawal silang mag-squatter sa lupa, sa tubig sila gumawa ng bahay. Nagkabit-kabit sila ng styrofoam bilang sahig. Naglagay ng harang sa paligid. At itinali ito sa tulay para hindi anurin. Hindi naman kami pwede tumayo sa hindi nakalutang dahil ginigiba nito. Sa Baseco compound, may 200 container van na natitinga ng 2 linggo buwan-buwan. Pagkakataon naman ito ng mga squatter para doon tumira. Hirap nga ho kami. Kasi palipat-lipat ng van, pati yung pagdudumi, saka yung pagka ano ng mga tigip ng tubig. Mainit at malamok, kaya siguro lagi nagkakasakit ang mga bata rito. At makaraan ng 2 linggo, kailangan na naman nilang maghanap ng bakanteng container van. Salat man daw ang ilan sa material na bagay, pinagpala naman daw sila ng kalikasan. Sa puno sa isang kanto ng loton, nakalimlim ang kariton ni Bernadette Elisa, isang dating squatter sa Alabang. Wala na rin, sanay na rin kami kahit yung mga jeep, kahit bus dumadaan dito. Sanay na rin kami sa ingay. Mas masarap pa rito kaysa sa squatter kami. Kasama niya ang isa pa niyang kaibigang si Randy. Sa itaas ng punong ito, sila'y natutulog at kumakain. Mahangin dito kahit tag-init, pero basang sisiw sila sa tagulan. Sa port area, dikit-dikit ang mga bahay. Kaya si Mang Roberto Rina humiwalay. Sa gitna ng dagat siya, nagtayo ng bahay. Takpi-takpi man, awa raw ng Diyos, nagkasunog na't lahat sa Baseco, ligtas ang kanyang tahanan. Magandang panahon, makapang ano ako, makapanlambat ako sa
diyan sa laot, pag medyo ganitong panahon, sa tabi lang po kami ng ganun, naglatag ng labat. Eh, sa araw-araw, ang gastos namin, mahigit 100 eh. Siyempre, 1D18 na lang minsan. Minsan na daw sila pinangakuha ni Pangulong Arroyo na bibigyan ng pabahay. Pero walang nangyari. Uwi na ako sa probinsya namin sa Masbate. Kahit mga sasakyang inabandona, nagiging bahay na rin. Tulad ng lumang truck na ito na nadaanan ng investigador. Ang lumang lansya naman, tahanan na ni Aling Dominga at ng kanyang pamilya. 5 sa 8 anak niya ay dito natutulog kasama niya. Pero hirap na nga sila sa pagkain, hirap pa sila sa tubig. Eh, gusto ko lang naman mangyari, matupad ba yung ibinibigay ni Presidente na ako bahay? Sa unang tingin, parang ordinaryong barong-baro. Pero ang bahay ni Rowena Akbila, isang tangke pala ng tubig na natumba. Ang mga poste nito ang naging haligi. Ilang lonang pinagpatong-patong ang kanilang bubong. May mga taong nagsasabing walang naitulong ang gobyerno sa kanila. Pero ang mga inabandonang opisina ng gobyerno, kanilang naging tahanan. Ang tinatawag na White House ni dating Pangulong Marcos sa Paseco, ilang pamilya ang nakikinabang ngayon. Mas maganda talaga yung sarili mong tahanan dahil kaysa ganito. Kahit pamalapalasyo ang gusaling ito, hindi na rin ito ligtas. Sira-sira na ang kisame at marupok na ang ikalawang palapag. Ito naman ang kinakalawang na bangka ng Bureau of Immigration. 2 pamilya ang nakatira rito. Sa dulo ng bangka, nakatira si Jinjin Lopido. Siya ang tanging bumubuhay sa Piping Mister at 3 nilang anak sa pamamagitan ng pagkalkal ng basura. Masaya pero kahit ganyan lang kami rito, dahil wala kami problema sa mga ibang tao, ganun. Ang pader naman sa Department of Justice sa East Avenue, Quezon City, hindi makikitaan ng halaman kundi ng mga munting palasyo na mga squatter. Ang mga mahihirap sa isang plaza sa Intramuros, tinuturi namang bayani ang yumaong Pangulo ng Bansang Mexico na si Adolfo Lopez. Ang monumento kasi na kung tawagin nila ay Lolo ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Kay Lolo nakatali ang kanilang mga tent at sampayan. Hindi man daw magsalita si Lolo, damang-dama nila ang pagtulong niya. Nakakatulong sa amin si Lolo, bawat bagyo, nasa kanya yung tali ng bahay namin. Siya ang umahatak ng tali namin habang lumilipad ang aming bubong. Kaya nagkakalukohan kami, yan ang tagapagtanggol namin, si Lolo. Taong 2001, 300,000 pabahay ang ipinangako ni Pangulong Arroyo. Lumampas pa raw ang kanyang administrasyon sa target na ito. Isa si Nancy Santos na nabiyayaan ng maliit na lupa at bahay sa Kasiglahan Village, Montalban, Rizal. Mahirap doon yung walang tubig, tapos wala pa siyang ilaw, tapos wala pang hanap buhay doon. Mag-isang binalikat ni Nancy ang may sakit na asawa at 5 anak. Disyembre ng nakaraang taon, namatay ang asawa ni Nancy. Para maipalibing ang asawa, ibinenta niya ang bahay at lupa sa halagang 7,000 piso. Ngayon, balik squatter na naman sila. Ipinaliwanag sa akin ni Secretary Mike Defensor, Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HADCI, kung bakit napakaraming squatter sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila, talagang marami dito yung opportunity ng trabaho. Karamihan yan, hindi lang nanggagaling dito sa mga katabing okratig na probinsya na Metro Manila, pero talagang sa probinsya, napupunta rito. Kuminsan napupunta dito ng nagtatrabaho, pagkatapos magkakaasawa, yun na, magtatayo na ng bahay, no, kung saan lugar. Sekretary, nakikita niyo ba darating ang araw na walang squatter dito sa... Opo. Huh? Opo. Kaya? Kaya po. Matapos lang ang transportasyon at mabigyan ng kaukulang pagtugon yung mga pangangailangan na mga taong ililipat o bibigyan ng panibago, kunyari yung buhay sa kanilang relokasyon. Padilim na naman.
isang araw na naman ang nagsimula at natapos para kay Daisy, na 12 taon nang nakatira rito sa sementeryo ng Bagbag. Nang araw na puntahan namin siya, kasisilang lang niya sa kanyang 8 anak. Hirap din ang ano, buhay sa probinsya. Kaya sabi ko makipagsapala rin sa Maynila para sakaling swertihin. Kaso wala rin. Mas mahirap din pala ang buhay dito. Sa paligid ng mga patay sila, nasadlak kasama ang maliliit na anak. Minsan, para sa mahihirap, mabuti pa raw ang mga patay. May sariling tulugan at walang kaagaw. Susunod, mata, dugo, ngipin, ibinibenta na ng ilang kababayan nating walang makain. Hindi ako nahihiya. Hindi naman ako nagnanakaw. Naging paksa ng imbestigador ang malawakang pagbebenta ng kidney o bato, kapalit ng malaking halaga. Pero maging dugo, ngipin at mata pala, ibinebenta rin ng ating mga kababayan. May makain lang. Hindi raw totoo ang mga katagang isang kayod, isang tuka. Kahit daw kasi ano ang gawing kayod, wala pa rin matuka. Kaya ang ating mga kababayan, lahat ng diskarte ginagawa. Minsan, sa sobrang kagipitan, kahit parte ng katawan, kinakalakal na. Isang lalaking nagbenta ng kanyang mata ang nakilala ng imbestigador. Ang presyo, ayon sa kanyang kaibigan, 50,000 piso. Pero tikob ang bibig niya. Ang artipisyal na kaliwang mata na lamang niya ang preba. Tuwing 6 ng hapon sa Quiapo, pumipila para sa libreng lugaw ang mga pulubi. Isa rito si Nonoy. Nagbenta raw siya noon ng kanyang mata. Nung una'y naiilang siya, pero sa bandang huli, nagpaunlak din siya para sa isang panaya. Tubong Nueva Ecija si Nonoy. Sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya, nakipagsapalaran siya sa Maynila. Ni hindi siya nakatungtong ng grade 1, kaya hindi siya marunong sumulat at magbasa. Dahil dito, walang tumanggap sa kanya sa trabaho. Nang desperado na, pinatulan niya ang alok ng isang ahente. Kukunin daw yung mata kong araw. Kukunin daw. Sabi ko, kung yung kukunin ka ako, magkano yung bibigay sa akin? Ganun sinabi, binigay sa akin si Kuwenta Mil. Hindi ipinakilala kay Nonoy kung sino ang nakinabang sa kanyang mata. Kasama raw kasi ito sa kasunduan nila. Parang bulang naglaho ang pera ni Nonoy. Ipinadala raw niya ng buo ang pera sa Nueva Ecija para sa pagpapagamot ng inang may sakit sa puso. Nagtanong-tanong ang imbestigador kung totoo nga ang bentahan ng mata. Isang ahente ang aming pinagtanongan. Pinag-pray siya ng pasyente kung kanan. Hindi, kanan din ako kukunin ko sa pasyente, kukunan ko ng mata. Hindi pwede yung kanan ang medipray siya. Tapos kaliwa kukunin mo ito, yun ang may paling yun, para kang tubing yun. Sa halagang 250,000 piso raw, makakakuha agad siya ng dono. Ang mababa niya, 200,000, mata lang yun. Bababa na yun. Baka hindi pa nga pumayag yun, kahit talukin mo ng 250,000. Malaking halaga man para sa marami, dapat tandaan ang leksyon sa buhay ni Nonoy. Ang pagkawala ng isa niyang mata, kalbaryo na pinapasan niya ngayon. Nahihirapan ka sa paningin niya. Kasi masakit yung ulo mo. Kasi masakit din yung ulo ko nito pag ako. Alam mo, may sakit kang kanyang, parang binibiyak ang ulo mo. Mula sa lalawigan ng Quezon, sumugal si June at nagtungo rito sa Maynila para magtrabaho. Pero dahil elementarya lang ang inabot, wala rin siyang magandang trabahong nakuha. Gutom at pagkalulong sa bisyo ang sinapit niya. Naging suki siya ng mga blood bank. Dumating pang panahon na kahit ang kapirasong laman sa kanyang paa,
ibinenta niya. Kailangan daw kasi ito ng isang taong nasunog ang katawan. Sa halagang 5,000 piso, pumayag si Jung. Total sunog talaga siya. Bali, hindi kami nagkatagpo. Nakikita ko lang siya, pag ano, pero hindi niya alam na ako magdodonor sa kanya. Hindi akalain ni Jung na ang kapiranggot na perang nakuha niya, katumbas ay laging pagsakit ng kanyang paa. Pag ganito malamig, mamagayon pa ako. Masakit siya. Tulad ngayon, hindi ko alam kung siya nakukuha na pambili ng gamot. Tuwing katapusan ng buwan, nanghihingi na lang sa simbahan ng libreng gamot ang pobreng si Jung. Pero parang wala pa rin siyang kadala-dala. Kidney o bato naman daw ang kasunod niyang ibebenta. Meron na, naka-schedule nga ako next week sa kidney center. Magkano daw ibabayad sa'yo? Sabi nila 150, pero wala pa kaming kasunduan, pero tinesting na ako. Araw-araw ganito ang itsura ng kalsada ng FU Seco sa Maynila. Kumpul-kumpul ang mga taong magbebenta ng kanilang dugo. Ang blood bank, parang bangko ng pera. Kapag nagdeposito ka ng dugo, may pera ka mawi-withdraw. Sa Luneta, nakilala namin si Rigidor de la Paz. Halos linggo-linggo, nagbebenta siya ng dugo. Bagamat 2 beses lamang sa isang taon dapat mag-donate ng dugo. Sa isang linggo, makuha na uli ako, bibili ako ng persulfate, ng vitamins para tumas uli dugo ko, tapos lumapot ang dugo ko para makuha na uli, automatic, pera agad. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho si Rigido. Sa bawat patak ng dugong ibinebenta, unti-unti rin nababawasan ang respeto niya sa kanyang sarili. Para tutusin, talagang kahihaya. Kasi laki ng katawan ko. Tapos nagpapakuha ako ng dugo. Hindi mo rin ako masisisi. Hindi mo rin kami masisisi. Hindi nyo rin kami masisisi na magpakuha ng dugo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon. Dati nagtatrabaho para sa kanilang simbahan sa Bulacan si William. Pero dahil sa patong-patong na problema sa pera, ang dating alagad ng simbahan na pilitang magbenta ng ngipin niya. Ang lahat ng 19 niyang ngipin, ibinenta niya sa mga nag-aaral maging dentista. Ang halaga, 20 piso bawat isa. At kung bunutan siya, 5-5 ngipin agad. Aray ko! Hindi ka ba maiganyo sa 100 ibibigay sa'yo? Bago ka pabunutan, pakakainin ka. Pagkatapos, bibigyan ka 100, bibigyan kang gamot. Nang maubos na ang lahat ng ngipin ni William, nag-ahente siya. Siya na ang naghahanap ng mga taong magbebenta ng ngipin sa mga estudyante. Ngayon, modelo naman siya ng pustiso para pa rin sa mga estudyante. Bungal man siya ngayon, taas noong ipinagmamalaki ni William ang kanyang profesyon. Hindi ako nahihiya sa pagiging ahente ko o sa pagiging pasyente ko. Kasi marami na rin ako pinag-graduate na estudyante. Ay kung tingin ng ibang tao, ay nakakahiya para sa akin. Hindi ako nahihiya. Kasi hindi naman ako nagnanako. Ang pagbebenta ng iba't ibang bahagi ng katawan, matagal na raw ginagawang solusyon sa paghihikaw. Ang isang lipunan no, ay hindi maayos na namamanage ng gobyerno nito kung kaya't yung mga mamamayan na pipilitan silang paghiwa-hiwalayin yung kanilang mga vital organs. Pagkadesperado daw ang dahilan ng kawalan ng kontrol ng tao sa kanyang katawan. Kung sa pagbebenta ng parte ng katawan nagkakaroon ng panandaliang solusyon sa gutom ang ilang tao, mayroon din namang katulad ni Teresita na kakaiba ang puhunan. Maagang pumapasok sa kanyang opisina si Teresita kasama ang kanyang bunsong anak. Pero hindi basta-basta opisina ang pinapasukan niya. Nag-aalaga siya ng mga batang anak ng mga empleyado sa opisina at siya rin ang tumatayong ina nila. Wet nurse ang tawag kay Teresita. Sa halagang 3,000 piso bawat buwan, pinubusog niya ng gatas at pagmamahal ang mga batang di naman niya anak. Parang napapamahal din ako sa anak na sa bata na pinapadede ko. Yung bata rin parang mahabol din sa nanay na nagpapadede kahit hindi nila nanay yun.
ang bahagi ng sweldo ni Teresita ipinadadala niya sa kanyang pamilya sa Samar. Masasalamin sa buhay ng mga nakilala ng investigator na sa kahirapan ng buhay ngayon, hindi na sapat na tugon ang pagtitiis. May mga kababayan na tayong kinakalakal na ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan para lang mabuhay. Susunod, ang malungkot na kwento ng lolo at lola na hanggang ngayon nagbebenta pa ng laman. Kung mayroong apo sa'yo, pwede ka ba? Okay lang. Bahala siya magbigay sa akin. Mata, ngipin, bato at dugo. Nakilala ng investigador ang mga nagbebenta ng mga bahaging niya ng katawan. Pero ang iba naming nakasalabuha, mga kapuso, mga maseselang bahagi ng katawan ang gamit sa racket na pagkakaperahan. Umaga, sa isang ospital, tuliro ang bagong ina sa pagkakataong dapat sana'y masaya. Hindi niya kasi kayang buhayin ang sarili, lalo na ang batang babaeng bagong panganak. Nung nagkasakit, kanilo lang ako eh. Hindi ko kaya. Nung Martes lang isinilang ang baby. Masaya. Kahit maliit lang yung baby. Siyempre, pinaghirapan kong dalhin yun eh. Minsan hindi ko inanong ipalaglag. Pero desidido pa rin siyang ibigay ang anak kay Boyet, isang nais magampon. Alam niyang mas maganda ang buhay ng bata kay Boyet. Handa raw si Boyet na bigyan siya ng hanggang 50,000 piso para sa bata. Hindi naman ako mayaman na tao. Kagaya rin tayo, mahirap lang ako. Sa awa ko lang sa ina niya at sa kanyang bata. Ilang araw mula ngayon, tuluyan ang iiwan ni Rhea ang anak. Sakit sa akin, pero pinagandaan ko na talaga. Kahit masakit sa akin. Kasi, yung sa akin, kapakanan lang ng bata. Di baling akong maghihirap po ang kanyang bata. Isa na namang bata ang kapapanganak pa lang, biktima na ng kahirapan. Gabi sa Maynila, karaniwang tanawin na ito. Kung kailangan mo raw ng sex, sila ang makasasagot sa pangangailangan mo. Ang bayan mula 100 hanggang 200 piso. May mga bata pa. Pero meron ding mahigit 50 taong gulang na. Isa sa kanila, tatawagin natin si Alma, 56 na taong gulang. Mas gusto raw ng customer ni Lola Alma yung kasing edad niya. Tanda na tayo. Pwede, ba't hindi? Pwede pa. May edad rin. Palaging kasama ni Lola Alma ang kanyang apo. Ang apo raw ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil sa trabaho niya. Siyempre, wala naman kaming panggastos. Kami maglola. Yung baon ng apo ko, di ba? 29 na taong gulang si Lola Alma nang unang pumasok sa ganitong trabaho. Hiwalay na siya noon sa asawa. Pero ngayon, ikinahihiya na rin siya ng sariling pamilya. Mas masarap matulog sa bahay talaga, sinabi mo. Talagang okay lang. Sino ba naman hindi mo papagod dyan? Gabi-gabi nandiyan ka. Na ano mo yung mga iba-ibang tao. Kausap mo, may mga adik. Kung magkaroon daw siya ng kahit maliit na tindahan, hindi na siya makikita sa pwesto niya tuwing gabi. Araw-araw makikita sa simbahan ng Quiapo si Lolo Rene. Sa oras ng kainan, kasama si Lolo sa pila para sa libreng lugaw. Minsan, ito lang ang laman ng kanyang tiyan magdamag. Minsan, 2 araw, tubig lang sa akin tiyan. Totoo yan. Alam ng Diyos. Sa tulor, huwag sana akong magutom. Gutom daw ang dahilan kung bakit sa edad na 74, si Lolo Rene ay nagbebenta pa rin ng katawan. Sa mga lumang sinihan sa Maynila, nag-aabang ng customer si Lolo. Ang bayad sa kanyang serbisyo, 30 hanggang 50 piso. Ang edad ng mga lalaking nagiging customer niya, 50 taong gulang pataas.
pabulong lang daw ang mga pag-uusap. Kung mayroong approach ako, pwede ka ba? Okay lang. Eh, mag-uusap lang kami. Wala kong ano sa, ano ba yung magkano, lahat. Bahala sila magbigay sa akin. Nakita ng investigador kung gano'ng kabaho at gano'ng karumi ang mga sinihang tinatambayan ni Lolo Rene. Nagkalat ang mga kakaibang karakter dito. Bigla pang naghubad ang lalaking ito sa harap namin. Pero si Lolo, siguro dahil sa edad, hirap nang makakuha ng customer. Ako, sabi ko, naawa ko sarili ko. Minsan nga, bago ko matulog, parang tulala. Ang mga siniyang naging bahagi ng buhay ni Lolo, isa-isa nang nagsasara at ginigiba. Tulad ng mga nagsarang sinihan, alam niyang malapit na rin siyang pagsara ng telon. Hindi man ako matakot mamatay kung kunin niya ako, matanda na ako. Sawa na ako sa kaligayahan, sawa na ako sa kalungkutan. Mahina na ang katawan ni Lolo Rene. Ang kanyang mata, bahagya na lang makakita. Pero habang bukas ang sinihan, babalik pa rin siya dito. Mag-isang makikipagsapalaran at maghihintay ng pagkakakitaan. Ilan lamang sila sa mga nakilala ng investigador na mula pagsilang hanggang sa dapit hapong ng buhay, biktima pa rin ng kahirapan. Susunod, mga ahensya laban sa kahirapan, epektibo nga ba? Paano naman kami mga mahihirap? Kailangan kami mga mahihirap kung tulungan naman niya kami. Puro lang siya pangako, pangako, pangako. Wala naman siya natutupad. Bawat pangulo nagdedeklara ng gera laban sa kahirapan. Pero ang Administrasyong Arroyo nagtayo pa ng opisina para rito. May nagawa na nga ba ang National Anti-Poverty Commission? Trabaho, edukasyon, sariling tahanan, pagkain sa bawat mesa. Sa lahat na mabibigay ko sa bayan, kabuhayan, karunungan, tahanan, at pagkain para sa masa, ang ipagmamaliki ko ng higit sa lahat. Pero tatlong taon matapos siyang bitawan ng pangakong ito, fiscal crisis o kawalan ng pondo, bangkarote ang kanyang bagong libro. Taong 1997 nang itatag ang National Anti-Poverty Commission o NAPCI, leader at tagapayo ito ng lahat ng ahensyang may kinalaman sa pagsugpo sa kahirapan. May budget ang NAPCI na halos 50 milyong piso. Sa kasalukuyan, ang pinakamatagumpay daw nilang programa ay ang microfinance o pagpapautang. 5,000 piso pataas ang kanilang ipinapahiram. Pag-uutang sa mga maliliit na negosyo, no? And of course, maraming what they call social preparation, value formation before pinapautang yung mga kababaihan. Mahigit 1,000,000 katao na raw ang kanilang napautang. Isa na rito si Meli Pakolan. Miyembro siya ng Entre Pinay, isang proyektong pangkabuhayan na kapit-pisig laban sa kahirapan o kalahi. Ang kalahi ang pangunahing programang pinangangasiwaan ng NAPCI. Ang nagsimula sa maliit na utang, ngayon ay isang lumalagong negosyo. Nagsimula muna kami sa small bakery, no? Kasi 10,000 yung napunta sa akin, plus yung another 15,000, yung mga ibang miyembro ko na gustong mag-self-business, sarili nila. Ayun, nagninegosyo rin sila ng tocino longganisa. Yung mga iba gumagawa ng pastries like pulburon, pastillas, yung sampalok na candy. Kita ka pala sa... Kung dati ay taong bahay lang si Meli, ngayon lagi na siyang abala sa negosyo. Napakalaki ng pagbabago sa aking buhay, no? Lalo na rin sa aking mga kasamahan na dating hindi namin alam kung saan kami kukuha ng ikabubuhay namin sa pang-araw-araw. Sa gobyerno ito eh. Pero hindi lahat ng naging kliyente ng microfinance ay umunlad. Gaya na lang ni Patria Malik. Ginamit niyang puhunan sa pagbebenta ng itlog ang 5,000 piso. Pero ilang buwan lang, ubos na ang kanyang pondo.
Inahirapan kasi ako ng ang bangko kasi kung mangutang ka, hindi pwede kung hindi mag-ati ng mga meeting-meeting, linggo-linggo. Ay wala akong ibang katulong sa bahay kundi ako lang. May potential daw sana ang NAPSI. Ang problema lang daw, hindi nauunawaan ng mga opisyal nito ang problema ng mga mahihirap. I'm not quite sure, you know, kung meron na tayong effective coordinating and monitoring systems no sa anong mga poor, anong klase ng problema nila, ano yung roots ng kahirapan nila. Dagdag pa rito, hindi rin kilala na mga mahihirap ang NAPSI at ang programa nitong kalahi. Sa survey ng Social Weather Stations, 82% ang hindi kilala ang NAPSI. Kaya ang mga dapat nilang kliyente, panay ang angal. Gusto namin iparating sa Pangulo natin na sana kaming mahihirap, bitbitin naman niya. Kami ang hangoin, hindi yung mayayaman ng anuin niya. Dapat tutuparin niya yung mga sinasabi niya sa amin na magbibigay siya ng kunting kabuhayan sa amin. Sana yung mga walang trabaho, magbigyan ng pamahalaan ng trabaho. Paano naman kami mga mahihirap? Kailangan kami mga mahihirap kung tulungan naman niya kami. Puro lang siya pangako, pangako na pangako. Wala naman siya natutupad. Sa ngayon, may 35 ahensya ng gobyerno na ang trabaho ay sumuwi ang kahirapan. Katakatakang sa dami nila, talo pa rin ang Pilipino sa gera laban sa kawalan ng bahay, pagkain at tirahan. Hirap na hirap na ang pobreng Pinoy kapos pa sa pondo ang kanyang gobyerno. Kaya ang imbestigador, pag-iibayuhin ang pagsisiyasat sa pagwawaldas ng pera ng bayan. Kahit pa ang suspek ay nasa Malacanang, sa Senado o di kaya ay sa Kongreso. Ang isyu ng katiwalian, hindi natin tatantana. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez sa Tito ang Imbestigador. Marami pong salamat sa apat na taon ninyo. Pagtitiwala.